ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang dependent po ito, hindi po sa droga, kung hindi po sa kanyang pagmamahal at pagsuporta sa bawat Pilipino. Pagmamalasakit, paglilingkod sa bawat Pilipino. Kaya naman, nitong nakalipas na oras, nabiyayaan na naman po ang ating mga kababayang Pilipino, yung mga magsasaka in particular, ng tulong mula po sa gobyernong ito. At syempre, sa seremonya na isinagawa diyan sa pag-harvest, pinangunahan po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo, Sabadong Sabado, nagtatrabaho. Si Rodrigo Duterte noon, di natin mawari kung nasa saan pagka weekends ito eh. Tapos tanghali pa gumising, madalas ang kanilang mga activity, alanganing oras, may mga ganung bang uri ng leader pala, no? Pero hindi maganda kasi syempre dapat sinasabayan mo ang trabaho ng mga kapwa mo kawani ng gobyerno. Alas 8 ng umaga, dapat nasa opisina ka na at naglilingkod sa bayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi katulad ni Rodrigo Duterte, na waldas, tamad, at kung ano-ano pa. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang minamaximize niya ang pondo ng bayan para po sa ikagaganda ng Pilipinas at sa ikalalago po ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Alam niyo kung pondo ng bayan ang pag-uusapan, walang hiya talagang nakaraang administrasyon. Ibinaon po tayo sa pagkakautang. Ito ha, hindi naman sa kinakampihan ko ang dilaw. Pero hindi nyo po maikakaila mga tol, hindi natin maikakaila na nang bumaba sa pagiging Pangulo si Aquino, maganda po talaga ang ekonomiya ng bansa noong mga panahong iyon. Noong 2016, ang economic growth po ng ating bansa ay naglalaro sa 5% to 6%. Ayon po yan sa datos. At ang ating pagkakautang ay hindi po ganoon kataas. Nasa 6 na trilyong piso lamang na pagkakautang ng Pilipinas sa iba't ibang financial institution worldwide. Pero nang bumaba itong si Rodrigo Duterte, anak ka ng teteng, umabot sa 12 trilyones ang utang ng mga Pilipino. Tayo po ang magbabayad niyan, hindi naman si Rodrigo Duterte. Anyway, bago pa tayo lumayo sa ating topic, panoorin po natin ang natapos na pagtitipon kanina kung saan isinagawa po ang isang ceremonial palay harvesting na pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po dyan ang distribution ng mga iba't ibang tulong sa ating mga magsasaka. Pakinggan po natin ang talumpati ng mayor mula po dyan sa Candaba area. At syempre mamaya, yung talumpati din po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Secretary Francisco Kiko Laurel Jr. of the Department of Agriculture, sa lahat ng dumalo sa mahalagang pagtitipon na ito, magandang umaga sa inyo pong lahat. Ang Candaba ay may lawak na mahigit 20 hektarya ng lupa na binubuo ng 33 barangay. Nandiyan po sa harapan ang mga barangay captain natin, na ang 19,000 hektarya po nito ay ginagamit namin sa agrikultura. Na ang nagtatanim po namin ng palay ay mahigit 10,500 na pamilya, at nandito po ang kulang na 1,000 na nabiyayahan ng mga ayuda galing sa inyo po, mahal naming Presidente at kay Secretary Laurel. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Mandili na kasalukuyang umaani ng turf crop na mayroong halos 2,000 hektarya. Na kanina, kung nakita nyo, ang ating Presidente mismo ang sumakay ng harvester at siya ay gumapas. Naluma kayo. Bilang isang munisipalidad na pangunahing industriya ay pagsasaka, ang aming bayan ay nakakapag-ani ng halos
2,000,000 sako ng palay o katumbas ng 91 metriko tonelada tuwing tag-araw o dry season katulad po nitong araw na ito na ang kabuhang ektaryang tinataniman namin ng palay ay 17,000 ektarya at ang 2,000 ay tinataniman po namin ng iba-ibang klase ng gulay kasama kung saan sumigat ang kandaba, ang pakwan at milon. Sa panahon po ng tag-ulan o wet season, dahil sinasakop ng kandaba swamp ang marami naming lupahin na sinasaka, nababawasan po ang aming harvest ng kalahati na umaabot lang ng 1,000,000 sako ng palay. Dahil ito po ay binabaha ng 1 hanggang 5 beses taon-taon. Maliban po sa palay, ang bayan ng Candaba ay maraming palaisdaan. Produkto ng mais, binanggit kong pakwan at milon at iba't ibang uri ng gulay na may kabuhong 800 metriko tinuladang produksyon taon-taon. Mahal naming Presidente, masaya po ang mga magsasaka ng buong Pampanga at ng bayan ng Candaba sa inyong pagdating kahit nasa sulok ang Barangay Mandili sa pagbibigay ng inyong panahon at atensyon sa kasalukuyang estado ng agrikultura sa aming bayan. Naalala ko po, grade 1 ako. Katulad po ng inyong ama, ang ating dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. ay pumunta sa Candaba noong 1972 na nagbigay ng isang malaking patubig na itinutok sa Pampanga River na nakinabang ang maraming magsasaka na libo-libong hektarya ang nadaloyan ng tubig na hindi dating nakapagtatanim ng palay. Kasama po ang magulang ko, ang tatay ko na magsasaka na nakinabang sa ibinigay ng inyong ama. Kaya ako ay napag-aral niya at nakatapos ng kolehiyo. Taus-puso po namin kayong pinasasalamatan sa pagbibigay ng maraming ayuda na 8,500 pamilyang Candabeño ang nakatanggap ng libreng binhe, libreng pataba, 5,000 bawat isa na ito po ay gagamitin nila sa pagsuporta sa kanilang mga anak na makapag-aral at makatapos na katulad po natin para umasenso ang Candabeñong Pilipino. Kami po mga kapangpangan sa pumuuna ng aming malugod na Gobernador Dennis Delta Pineda at Congresswoman Ana York Bondoc, sa maraming ipinupukol na batikos sa inyo ay hindi kami naniniwala dahil alam namin ang sa puso nyo ay ang maiangat lang ang buhay ng bawat Pilipino. Kapangpangan, ipinanalo kayo 100% ang suporta sa inyo, mahal po naming Presidente. Dito po sa bayan ko, nagkakasundo ang mga nanunungkulan, nagtutulong-tulong kami at pasulong ang bayan ng Candaba. Mabuhay po kayo, mahal naming palakpakan natin, Presidente BPM. Nadinig nyo ang patotoo na ngayon ay mayor dyan po sa isang munisipalidad, tagong munisipalidad po yan sa area ng Candaba. At alam nyo naman, like father, like son. Yung isa, like father, like daughter. Kasi yung father, mamamatay tao. Tapos yung daughter, sabi ni Arturo Las Cañas, nag-conceptualize ng tokhang kung saan kinikidnap yung tao at saka pinapatay at binabao na lamang para ang investigasyon, wala na,
at dideklara na lamang na missing in person yung tao. Pero ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nakikita nyo po kung gaano po siya nagtatrabaho sa kasalukuyan. Ang mga sektor ng lipunan na napag-iwanan na halos hindi pinansin sa mga nakalipas na panahon at administrasyon. Ito ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, pinapahalagahan, partikular ang ating mga kababayang mga magsasaka. Nakikita po ninyo ang tulong na pinansyal na inaabot ng ating Pangulo at iba pang mga maaaring makatulong sa welfare ng mga magsasaka. Kaya bulag na lamang ang hindi makakakita, pasensya na po sa mga PWD, at bingi na lamang ang hindi makakadinig sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabadong-sabado ngayon, imbis na ine-enjoy niya ang kanyang weekend sa piling ng kanyang pamilya dahil siya po ay may karapatan din naman pong mag-enjoy kapag pagka hindi po office hours, ano? Pero ganun pa man, mas pinipili ng ating Pangulo na maglingkod sa ating mga kababayang Pilipino at in this particular circumstance, ang siguraduhin na ang welfare ng ating mga magsasaka ay maiaayos. Kasi alam ninyo, meron po itong epekto, hindi lang naman sa buhay ng mga kababayan po nating mga magsasaka, kung hindi sa pangkalahatan nating mga kapwa Pilipino. Kapag ka maayos po ang naging produksyon ng ating agrikultura, darating ang panahon na ang pinapangarap po natin, yung sinasabi nilang hindi daw tinupad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na mababang halaga po ng bigas, kinalaunan mangyayari po yan. Pero sa ngayon, syempre, very tough ang situation. Maraming mga factors involved kung bakit nahihirapan pa rin po ang gobyernong ito sa kabila po ng mga magandang ginagawa at polisiya na ipinatutupad ng kasalukuyang gobyerno. Yung inflation, nandiyan pa rin po sa ating paligid at medyo mahirap pa rin para po sa mga pangkaraniwang Pilipino. Bakit ba nagkakaganyan? Iba't iba kasi ang factors involved. Yung mga gera na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga problema sa ekonomiya ng iba't ibang bansa din, at iba pang mga factors na talagang nagiging dahilan para po ang produkto at ang serbisyo para magawa ang mga produkto na yan ay nagmamahalan. Siyempre, kapag ka mataas ang produksyon, mataas ang production cost, mataas din po ang magiging halaga ng mga produkto. Pero ang mahalaga, yan po ay ina-address ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa tulong po ng kanyang mga magagaling na gabinete, in particular ang economic team. Kaya kahit paano sa pagtatapos po ng taong 2023 ay hindi na po lumagpas sa 4%, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, ang inflation rate sa ating bansa. At sana sa mga darating pa na buwan, patuloy po itong bumaba dahil talagang napakahirap po ng buhay kapag ka mamahalin ang mga halaga ng mga bilihin sa ating merkado. Pero ganun pa man, kahit mahal ang mga bilihin sa ating merkado, sa mga kababayan po nating mga mahihirap, nandiyan po ang ating gobyerno. Siyempre, sa pangunguna ni PBBM at ng kanyang mga gabinete na handang tumulong. Halimbawa, kung kayo po ay nakakaranas ng krisis sa inyong pamumuhay, pwede po kayong lumapit sa DSWD para po humingi ng financial assistance o yung tinatawag na AIX, ano? Assistance in Crisis Situation. Sa pong halimbawa yan ang pagtugon ng gobyerno para po sa ating mga kababayan na nangangailangan. Patuloy po nating pakinggan ang pangyayari kanina diyan po sa Pampanga kung saan sa ngayon nagsasalita na ito pong si Secretary Laurel ng Department of Agriculture and later on, syempre, ang talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture. Department of Agriculture ang ating Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating Kongresista Pampanga 4th District Representative Ana York Bundok.
ang Mayor ng Candaba, Mayor Rene Estacio Baglangke. I stand corrected. Akala ko ang Candaba is a group of municipality. Ang Candaba pala ay isang munisipalidad. Salamat at napakinggan ko yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanya. Sir, matagal na pala kami magkakilala. Pero hindi na tayo nakikilala sa picture na yun. Tumanda na tayo pareho. Ang ating mga nagsasaka at ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at lahat ng bisita na dumating ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Nagtitipon-tipon po tayo ngayong araw dito sa Candaba, Pampanga upang makiisa sa pag-aani ng palay. Inaasahan natin na ang okasyong ito ay magsisilbing hudyat sa patuloy na paglago, hindi lamang ng industriya ng palay, kundi maging sa buong sektor ng agrikultura sa susunod na mga buwan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kahanga-hangang tagumpay ng ating sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, isa't kalahating porsyento na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay ang inaidagdag sa nakaraang taon. Ang pamamahagi ng mas magandang uri ng binhi at pagbibigay ng malawakang suporta sa pataba ay siyang nagbunga ng positibong resulta na ito. Sumasailalim po rito sa walang sawang dedikasyon ng ating mga magsasaka at sa matagumpay na pagpapaganap ng mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Ngunit, habang tayo ay nagdiriwang ng ating tagumpay, mahalaga rin na kilalanin natin ang mga hamon ng ating haharapin. Andiyan po ang El Niño na kasalukuyan nagdudulot ng malawakang pinsala at perwisyo sa ating mga pananim at sa ating mga magsasaka. Inaasahan nating titindi pa ito hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Tinatayag aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Gayunpaman, hindi tayo natatakot sa halip buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Niño. Noong kami ay papunta rito, napapag-usapan namin ni Secretary Laurel ang lahat ng paano yung mga bagong sistema. Galing po kami sa Vietnam. At ang Vietnam, napakalaki po ng ani. Doon tayo bumibili pag nag-import tayo. Pag napipilitan tayo mag-import, karamihan ng importation natin galing sa Vietnam. Kaya nung pumunta kami ron, nauna si Secretary Kiko at pinuntahan niya, iniikot niya yung kanilang mga sakahan at para makita naman kung paano nila ginagawa na ganung kalaki ang kanilang inaani. Kaya nung papunta kami rito, napapag-usapan namin kung paano dadagdagan ang patubig. Hindi lamang dito sa Candaba, sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Dahil alam naman natin, kayo mga magsasaka, na naunawaan ninyo ito na mabuti, na talaga naman, basta't bigas ang pinag-uusapan, basta palay ang pinag-uusapan, ang patubig, ang talagang pampaganda para lahat ng lugar na, tree croppings na. Hindi lamang doon sa yung mga rainfed ngayon, 2 croppings lang. Dito, mabuti, may 3 croppings na kayo. At ang sikreto talaga dyan, ang susi talaga dyan ay yung patubig. Kaya tinitingnan po namin yung mga sistema na ginagawa. Palagay ko susubukan natin yung solar powered irrigation. Lalagay po tayo ng solar, tapos yun ang gagamitin na kuryente para sa mga bomba.
At hindi naman tinitingnan namin makakatulong kagad ito dahil ang ini-import natin siguro what 3.5 mga 3.5 million tons sa bawat taon. Kung mabuo namin itong aming pinaplano ay lalaki ang ani natin dahil yung irrigation area 180,000 hectares more or less ang madadagdagan sa irrigable land at makakapag third cropping mga 1.2 million tons pag nabuo na natin. Ngunit magsisimulan pa lang natin. Ngunit yan talaga ang sagot sa ating mga nagiging problema. Hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa mga El Nino, kung hindi pati na sa pag-transport ng ating mga ani. At napag-usapan din namin pati mga puerto para hindi na malayo ang pinupuntahan. Hindi na malayo para makapag-transport ng inyong sinaka. Kaya't yan po ang aming mga pinaplanong upang pagandahin pa ang sitwasyon natin sa sektor ng agrikultura. Patuloy natin palakasin at pag-ibayuhin ang mga tulong para sa mga apektadong lugar at mamamayan. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasalantang pamayanan. Kayo mga magsasaka, ramdam na ramdam ninyo yung tinatawag na climate change. Kaya kailangan natin, pag-aralan natin na mabuti kung mayroong mga ibang variety na pinag-aaralan na baka maaring gamitin kapag masyadong malakas ang pagka na bagyo, kapag masyadong malakas ang ulan, kapag naman walang ulan, maasa tayo sa ating irrigation. Patuloy din nating isinusulong ang mga infrastrukturang magpapatatag sa ating mga sakahan sa panahon ng kalamidad. Kasabay din dito ang pagbibigay sa mga mangingisda at magsasaka ang mga paalaala at maagang babala upang maiwasan ang matinding pinsala sa mga pananim. Ngayong taon, palalawakin din natin ang patubig para sa mga sakahan ng pamamagitan ng Philippine. Ito yung sinasabi ko, Philippine Solar Irrigation Project na mga small-scale irrigation project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. Ito po, yung bawat isang unit ay makakapagpatubig ng 20 hektarya. At sa ganun, siguro mag-aano tayo ng maglalagay tayo, libo-libo itong aming pinaplanong na ilalagay. At iniisip na nga namin kung paano sa budget, kung saan kukunin. At lahat ng tinatawag na supply chain, kung saan ang dinadaanan, pag inaanin ninyo, sasakay nyo, pati yung processing, nakita naman natin dito, ang ganda-ganda ng rice field ninyo. Pero wala kayong processing. Kaya Bulacan pa yata pinapadala, no? Kaya 'yun ang dapat nating iunahin din, ang mechanization para dito na kayo mag-processing. Pinagbibili ninyo bigas na, hindi na palay. At nasa sa inyo yung counting kita ay may iwan dito sa Canlaba, may iwan dito sa Pampanga, hindi na mapupunta sa ibang lugar. Kaya ganyan ang aming ginagawa dahil small scale. Marami naman tayong mga halimbawa na nakita sa iba't ibang bansa na maaari nating gayahin na bagay naman sa Pilipinas. Ito yung mga bagay-bagay na yan. At bukod pa rito, naglaan tayo ng 31 bilyong piso sa ilalim ng National Rice Program para sa taong 2024 upang pag-ibayuhin ang ating mga programa tulad ng production support, extension services, research and development, at syempre yung irrigation network services. Patuloy rin natin gagamitin ang pondo mula sa Rice Competitive Enhancement Fund upang palakasin ang hanay ng ating mga manggagawa at magsasaka. Malaking bahagi ng pondong ito ay gagamitin sa pamamahagi ng makinarya
tulad ng tiller, tractor, seeder, thresher, rice planter, reaper, dryer at marami pang iba. Naglaan din tayo ng pondo para sa pagbibigay ng dagdag na puhunan para sa ating mga magsasaka. Ito ay pangangisawaan ng Land Bank of the Philippines at ang DBP, Development Bank of the Philippines. At sa pangunguna naman ng PhilMEP, PhilRice, Agricultural Training Institute at TESDA, patitibayin natin ang kasanayan ng ating mga Pilipino sa modernong pagsasaka. Sa aming palagay, sa mga hakbang ito, naniniwala naman kami na makakamit natin hindi lamang ang pag-angat ng antas ng buhay ng mga magsasaka, kundi pati na rin ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Sa mga ating mga minamahal na magsasaka, ang inyong dedikasyon, sakripisyo at sipag ay tunay na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. At ang bawat butil ng palay na inyong tinatanim ay siyang tutubo at magsisilbing haligi ng ating mas matatag at mas basaga ng bukas. Kaya't asahan ninyong na sasamahan kayo ng ating pamahalan sa inyong pagsisika nang makamit ninyo ang lahat ng inyong mithiin at mga pangarap. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Mabuhay kayong mga magsasaka! Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yun. Kaya nag-iiyakan ng mga bitter eh. Ano? Hindi nila matanggap na napakasipag ng ating Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa kanilang tamad, waldas, ng aapi at naghahari-harian na puon nila na si Rodrigo Duterte. Hindi nila matanggap na si Pangulong Bongbong Marcos mahal talaga ng napakaraming mga Pilipino. Kaya hanggang ngayon, sila po ay mga ampalaya na lamang. Mga bitter, katulad po ng kanilang pinupuon. Hindi nyo maramdaman ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kasi ang tamad nyo. Kayong mga DDCs, mga tamad kayo. Kasi mga uto-uto kayo, mga tatanga-tanga kayo, bobo kayo, mga siraulo kayo, mga masokista kayo, mga tambaloslos kayo, lahat yan binabalik ko lamang dahil yan ang pagtingin nyo sa aming Pangulo, or I should say sa ating Pangulo at pati na rin sa mga sumusuport at nagmamahal sa kanya. Kaya manatili na lamang kayong ganyan. Ang mahalaga, majority ng Pilipino naniniwala at minamahal si Pangulo, pinagtatanggol kung kinakailangan. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento.